जानते कब आ? Sa palagay mo, paano magsisimula muli ang edukasyon dito sa Pilipinas? Paano ba? Paano ba? Paano ba? Ano ba? Paano ba? Paano ba? Paano ba? Paano ba? Siya, ay paano ba? So yun na nga mga kabahagi. Alam mo kung bago ako sa channel ko, paano mo pwedeng i-subscribe mo muna to, and then ring the bell para updated ka sa mga bagong videos na gagawin natin. Okay ba? So yun na nga mga kabahagi, alam niyo ba kung gaano ka importante ang pag-aaral o ang edukasyon sa buhay natin? Paano magkaka-doktor? Paano magkaka-pulis? Paano magkakaroon ng engineer? Lahat yun dumaan sa edukasyon. Isipin nyo kung gaano kahalaga ang edukasyon sa buhay natin. Isipin nyo, all over the world, lahat tayo dito sa mundong to, pinahahalagahan ng edukasyon. Dahil ang edukasyon ang isa sa mga dahilan kung bakit tayo ganito sa panahon ngayon, kung anong meron tayo. Dahil sa edukasyon yan. Yun guys, pag walang edukasyon, walang profesyon. Hindi naman basta-basta magkakaroon ng profesyon kung hindi ka nag-aaral. Yung mga doktor, yung mga matataas na profesyon sa buhay, hindi nila mararatingin kung hindi nila pinag-aralan yun at kung hindi sila dumaan sa pag-aaral. Lahat yun nagmula sa edukasyon. Maisipin nyo kung wala ng edukasyon sa Pilipinas. Self-study, ang point ko lang doon guys is yung kahalagahan ng education. Kaya isa sa nangiging problema ngayon ng Pilipinas is kung paano bubuksan o paano sisimulan ang school year ngayon taon. Ano yung naging epekto ng COVID regarding sa education? Sa mga nag-aaral ngayon, kamusta kayo? Kamusta kayo during quarantine? Isip niyo ba? Pwede yung ginabukasan niyo after nitong COVID na to. Yung mga pinag-aralan niyo ba is nagsisink in pa ba dito? After ng napakatagal na bakante. Makakagraduate pa ba kayo? Proper way. I mean, iba yung proseso ng mga panahon ng dati na wala pang COVID. Okay lang ba sa inyo na makatapos na kulang-kulang yung mga pinag-aralan? Ang tanong, kailan magsisimula ang klase? Ayon sa ating Pangulo, President Rodrigo Duterte, kabilin-bilinan niya na pag walang bakuna, walang dahilan para pumasok ang mga estudyante. Antayin muna natin yung maimbento, yung bakuna, bago tayo magkaroon ng regular class. Diba? Tama naman, tama naman. Hindi natin kailangan makipag-sapalaran, lalo na sa mga anak natin. Ikaw ba, magulang ka? Hahayaan mong pumasok yung estudyante mo o yung anak mo makipag-halubilo na agad sa ibang tao
kung alam mo na hindi pa tayo totally 100% COVID free? Isipin mo yun. Sabi nga ng Pangulo, laro muna. Lahat ng mga estudyante, laro muna. Saka nang aral, pag may bakuna na. Yun. At regarding naman, ayon sa Department of Education, Secretary Briones, possible, September, August, mag-aaroon ng klase. Pero dahil meron tayong tinatawag na new normal, hindi ganun kadali magsimula. So, pangalawang tanong. Kung kaya mong sagutin yung unang tanong kung kailan magsisimula ang klase, ito ang tanong. Nakapasa ka kaya? Pasado pa ba? O bagsak? Oh no, I'm class in June. O aakit ka sa susunod na grade mo? Ano mo malalaman yun, no? Ayon sa Department of Education, nag-send na sila ng procedure kung paano at kung ano ang basihan. Kung pasaka o hindi. Nakipag-coordinate na sila sa mga LGUs, lalo tingit sa barangay, para makarating sa'yo kung pasaka o hindi. At yung tanong ng marami, na automatic bang pasado dahil sa corona man? My goodness, hindi excuse yun. Wala tayong tinatawag na mass promotion. Sabihin, wala pong estudyante na automatic pasado. Lahat kayo dadaan sa proseso. Meron naman po tayong tinatawag na remedial measures para sa mga hindi nakapasa. Yung gagawin, o dun pabasihin kung talagang karapat dapat kang ipasa. Gets mo? Gets mo? Dapat yun! So question number 3. Paano enrollment? Ano nga ba? Ganito yan. Ayon sa Department of Education, nagkaroon na sila ng advance registration. Kung saan may mga pinangalap na sila mga forms o para pilapan, especially ng mga magulang. Kung ano yung mga form na yun, tanong nyo sa DepEd, huwag sa akin. Pero nagkaroon sila ng survey pa lang, kung ano pa yung mga dapat nilang gawin, lalo na during COVID-19 epidemic. Question number 4. Sa klase. Pupunta pa ba ng school? Makikita ko pa kaya sa crush? Makakain pa kaya ako sa kantin? Makakain pa kaya ako ng bawat sa klase? Hindi nyo din alam. Kasi ayon sa Department of Education, again and again, meron silang tinatawag na blended learning procedure. Ito yung various approach kung saan meron pa rin tayong mga physical distance o physical approach kung saan kailangan pa rin patupad ang social distancing. Gets mo? Hindi mo na pwedeng kapitan at lapitan si Guash dahil sa social distancing. Otherwise, pag hindi nagkahige at meron pa rin tayong COVID, magkakaroon na sila ng iba't ibang paraan. Katulad ng hindi man kayo, internet. Yes, man. Online teaching. Matututo ka through online.
magkakaroon ka ng mga teachers through online. Magkakaroon ka ng classmate through online. Ang ganda, diba? Pangalawa, kung wala tayong internet sa bahay or wala tayong computer, cellphone, using data. My God, matututo ka through cellphone. Kagraduate ka through cellphone. Pangatlo, walang computer, walang cellphone, walang internet. Siyempre, ito tayo sa analog. TV. Yes, sa TV. Ayon sa Department of Education, sila ay makipag-coordinate sa mga channels na willing na mag-televise ng mga learning. Doon ka matututo. May mga time slot doon. Kung saan doon ka matututo, doon ka mag-release. Ano ba yan? Doon ka mag-exam. At dahil doon, pwede kong kumraduate through television. Ang ganda. Pang-apat, wala ka ng computer, wala ka pang cellphone, wala rin kayong TV. So, ito radyo. Radyo. Kaya din ang Department of Education na makipag-coordinate sa mga radio station. Ikaw na. Kasi naniniwala sila na ang radyo is first gadget na wala pa lahat ng mga cellphone na yun, computer na yun, radyo ang gamit natin. Tama naman. Ano? Wala namang mga cellphone eh. Diba? Radyo lang. Okay. Nag-graduate ka dahil sa radyo. Radyo! At ito ang pinakamahirap dyan. Paano kung kahit radyo just wala kayo, hindi natin masisisi yan, lalo na kung yung mga namumuhay sa mga bundok, yung malalayo, mga linaw, wala silang radyo. Department of Education, Anong gagawin nyo? Yun ang sagot ng Department of Education. Pero, meron pa silang isang procedure na hindi ko pa nasasabi. Ano yan? Meron silang mga printed materials, books, lesson plan, activity books na pwede nilang isend through barangays. Yun ang maganda doon. Sabi ko ha, the coordinated LGUs and barangays para may pamigay ang mga printed learning materials na yan. Kaya mga kabataan, walang dahilan para hindi matuto. Hindi rason si coronavirus, hindi rason si COVID-19. Kung porsigido ka talagang mag-aral at gusto mo matuto, gawin mo. With your own. On your own. With your own. Ha? Walang dahilan hindi. Excuse yung coronavirus. Wala akong klase. Wala si Crash. Wala akong interesan. Wala. Hindi dahilan mo. Kaya ikaw na nagunod at nakikinig dito. Mahalin mo ang pag-aaral. Okay? Okay ba? So, ayun, kung nakatulong sa'yo yung video na to, huwag kang mahihiya na i-like at press ang subscribe button.
ayun. Ganun lang. Salamat sa panonood. I hope that you enjoy tayong lahat. Keep safe. Mag-ingat tayong lahat. God bless.